Magandang buhay mga kaguro. So ngayon, i-discuss ko, i-share ko lang din po sa inyo kung paano ang Google Meet. Okay, kung paano si teacher na ang lilipat sa Google Meet. Kasi nung una po, mga bata ang lilipat sa klase, yung pupunta sa from one class to another. So ngayon, ang mangyayari, magsaset ng time na si teacher ang papasok sa isang class. So, yung mga bata, steady lang dun sa kanilang classroom. So, sa intermediate level na merong iba't ibang subject, iba't ibang time. So, sa Monday, let's say for example, ang Monday, ESP, ang another is Joy. So, nasa same section. So, dito, iba ang section pero same ang subject. Iba rin yung time. So, ang nangyari, ang ginawa ay nag-schedule kami bawat isa. So ako ay Joy, nag-schedule kami ng 1 to 4. So arrange na 1 to 4 yung time, then weekly on weekdays. So pag i-edit natin 'yan, gusto nating may baguhin. Yan. Pwede kasi din itong pipili ka, iko-custom mo. Okay? Iko-custom mo kung anong they repeat mo every twice a week ba or what? So, sa amin kasi once a week. Then, yung mga bata na under mo, advisory class mo, yun yung i-add guest mo. Including din yung mga teachers para matik na papasok na sila dun sa classroom mo. So, pag ano yan, isa-save mo na lang to. Then, discard ko lang. Pero na-save na yun. So, ganyan ang mangyayari. So, pag time na ng Joy, papasok kung sino man yung teacher dito, papasok na sila. Papasok din kami kung saan kami naka-sked na section. But then, of course, para hindi ma-receive ng lahat ng bata mo yung invitation, i-uncheck mo lang din to mga calendars na to para yung mga bata, ang marireceive, ang makikita lang sa calendar nila ay ito. So, uncheck lang po yon para ang calendar nila ay ito. Then, yun na po, pag ongoing na, mag-a-alarm po ito dun sa kanilang Gmail. Pwede naman na siyang, alam na nila yung kanilang oras. So, mga teachers na lang yung lilipat at lalabas, then mag-i-in kung saan sila dapat. So, ganun lang po. Sana nakatulong. Salamat po.